isang channel. Today guys, i-review na natin kung sino yung nanalo ng 1,000 pesos giveaway on our previous video. So, I'm really sorry guys if natagalan ako sa pag-upload ng video to. Kasi guys, maingay kasi dito sa bahay. May nagko-construct dito, may nagdudukduk, may nag... Basta may mga manok. Tuk-tuka! Oh! Kasi guys, hindi pa kasi to talagang fully built itong kwarto kasi meron pa din siyang area na open which is madidinig niyo pa rin yung mga hayop namin dyan sa labas, yung mga baboy namin, mga manok namin, yung mga kalapati namin dyan na naririnig. Meron bang tinig yung kalapati? Wala naman ako. Basta yung kapatid ko kasi lalaki at saka si mama at saka si papa, mga pet lover yun. So madami silang hayop dito. Ito na nga, iingay na nga. So, hapon na kasi. Kaya nagugutom na yung mga alaga nila. O, oh, diba? Tuk-tuka! Oh! Yan, meron kaming baboy, meron kaming manok, meron kaming pato. Pabo ba yan? Meron kaming rabbit, meron kaming kalapate, meron kaming pusa, meron kaming aso. Meron kami yan lahat. Kula na lang giraffe at saka kabayo. But anyway, guys, pagpasensyahan nyo na yan, guys. So, ito na nga, i-replay ko na dito yung mga nanalo sa Paraffle giveaway natin. At saka guys, gumamit ako ng commentpicker.com para pumili kung sino yung mga mananalo. And also, sa mga mananalo sa Paraffle giveaway na to, don't worry kasi i-contact ko kayo sa Gmail ko. At saka doon ko na kayo bibigyan ng instructions kung paano nyo makiklaim yung tigo 100 pesos. Okay? Video ko which is yung paano kuminis yung mukha or kung ano yung sabon na ginamit ko kasi meron kasi naayos dito sa bahay namin which is ito. Nakita niyo naman siguro kakaiba ng background ko, color green na unlike before pink na medyo brownish. So yun nga, kaya ngayon lang ako nakapag-video ulit. So for today's video guys, may bibigay ko sa inyo na tips is kung paano tumangkad. Yes, I know marami sa atin ang namamroblema dyan, especially sa mga lalaki kasi nakaka-attract kasi sa mga lalaki talaga yung matatangkad. Pero don't worry kasi ito, magbibigay ako sa inyo ng mga tips na pwede nyong i-follow at pwede nyong sundin para tumangkad kayo. Meanwhile, alright guys, so for today's video, ating pag-uusapan kung bakit merong mga tao mabilis tumangkad at meron din ibang tao na pandak talaga. So merong mga rason kung bakit ang isang tao hindi tumatangkad or natiging pandak. So first is ang genetics and second is yung tinatawag nating environmental factors. Genetics, of course, ito yung namamana natin sa pamilya natin, sa parents natin. So, if pamilya kayo ng mga pandak, of course, namamana talaga yan sa anak. Pero, meron ding tinatawag natin na environmental factors, which is yung ginagawa natin sa ating katawan. Meron ding mga bagay kasi na kailangan nating iwasan at kailangan gawin para tumangkad tayo. So, tip number one, iwasan nyo ang paninigarilyo or avoid smoking. Since smoking, nakakapagpabagal talaga yan sa pagtangkad natin. Pero kahit naman kayo guys, hindi kayo nagsusmoke, eh kung ang paligid nyo naman or meron kayong mga kapitbahay, kakilala ang kuya nyo or tatay nyo nagsusmoke, nalalangap pa rin yung usok ng sigarilyo. So, kung meron kayong mga kilala dyan, umiwas kayo at saka sabihin nyo na kung pwede, lumabas sila pag nagsusmoke sila kasi hindi talaga yan healthy. Tip number 2 is iwasan nyo ang pag-inom ng caffeine. Sinabi natin caffeine, hindi lang siya ibig sabihin coffee ha,
pero included din dyan yung soft drinks at saka iba't ibang energy drinks. Kasi pag uminom kayo ng coffee, Coca-Cola at iba't ibang energy drinks, hindi kasi yan nakakapahimbing ng tulog nyo. So, mas natitrigger nila yung pagtulog mo, which is importante talaga yung pagtulog sa saktong oras. Third tip naman is, of course, kailangan natin kumain ng mga masustansyang pagkain. So, isa dyan is kailangan natin ng protein, prutas, at saka gulay. Yun lang yung three main food na kailangan natin i-intake para mas mabilis tayong tumangkad. Fourth tip is, kailangan natin matulog. So guys, pagtulog, again, isa sa pinaka-importante tip or pinaka-importanting process na kailangan yung gawin para mas mabilis na tumangkad. Kasi guys, pag natutulog tayo, naglalabas kasi yung katawan natin ng growth hormones, which is nagpapabilis ng pagtangkad natin. Around 8 to 9 p.m., yun yung pinaka-magandang oras para matulog. Since doon mas active yung katawan natin mag-release ng growth hormones. The next step is exercise. So pag nag-exercise kayo, kailangan mag-focus kayo sa stretching ng mga exercise. Meanwhile, yun din yung isang tip. Pag nag-exercise kayo, dagdagan nyo ng stretching ng mga exercise. Another tip is proper posture. Kailangan yung tumayo ng diretso, which is yung balikat na sa likuran at saka yung dibdib na sa unahan. Ganito daw yung proper posture. Tapakita ko sa inyo. Ganun guys. So, dapat ganun lang kayo palagi pag nakatayo, pag nakaupo, at kung meron man kayong gagawin, dapat talaga posture, ganun. Always yung parang sasaba ka ng Miss Universe lagi. Kasi guys, in that way, mas nag-i-increase kasi ng 1 inch yung height nyo pag tama yung posture nyo. Ang sakit sa balikat pag ganyan, pero masasanay din kayo guys, for sure. And then, last step is pag-inom ng gatas. So, itong pag-inom ng gatas is handi nito talaga sa mga below 18 pa kasi mas bilis pa yung growth hormones niya. Pero kung ikaw, tapos ka na sa puberty stage mo, hindi pa rin talaga siya as in ganun talaga ka-effective. Pero ang gatas kasi pinupunter niya yan is yung buto mo. So, pag uminom ka ng gatas, tapos sinasabayan mo ng ehersisyo, which is yung stretching tinuro ko sa inyo, binigay ko sa inyo kanina, mas na matutulungan tumangkad yung mga buto natin sa ating katawan. So yun na nga guys, yun lang yung mga tips na pwede nyong i-follow, pwede nyong sundin para mabilis kayong tumangkad. I hope meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you so much for watching. See you again on my next vlog. Bye for now! Did a heart change me? I'm all good already, so let me